Magandang araw po sa atin lahat. Welcome po sa aking channel, Mysterious Guy. For today's video, ipakikita ko sa inyo yung ilan sa mga brood cock na gagamitin namin ngayon. Okay, so syempre, hindi ko maipakikita yan kung wala si B1. Syempre, makakasama ko si B1, ano? Okay, syempre, bago ko ipakita, okay, sa mga patuloy na sumusubaybay. Okay, maraming po salamat sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, Mysterious Guy, at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video. Not only that, syempre, paki-follow, like, and share na rin po ang aking FB page, Mysterious Guy Vlog. Alright, syempre, bago ako mag-intro, tatawagin ko po ang aking kasama, B1, samahan mo ko. Kasama ko po ngayon si B1. Lapit ka dito para makita ng ating mga viewers ng iyong mga taga-subaybay. Oo, ng iyong mga taga-suporta. Mag-hi ka sa kanila. Ako po si B1. Alright, B1, pakikita natin ngayon yung mga brood cock na gagamitin. Guys, as you can see, nasa likod namin, nasa background namin, mga brood cock na gagamitin namin, no? Okay, mamaya, ipapakita namin sa inyo kung ano po yung mga bloodline nito. Now, syempre, okay, aabangan po ninyo to, guys, no? Request na rin po ng isa sa mga viewers natin, ng subscriber natin, followers natin, na maglabas tayo ng kanawayon. So, syempre, sa request nila, magsasalang po tayo ngayon. At aabangan po ninyo, guys, no? Aabangan po ninyo kung ilan yung mapuproduce namin na kanawayon. Pero syempre, hindi po namin sasabihin kung paano namin i-cross. Basta magko-cross po kami, no? At magpapalabas kami ng kanawayan, kasi syempre may timpla po kaming gagawin, ano po, para na lang din hindi ma-misinterpret nung iba, ng mga basher natin. Syempre, pasalamatan natin, B1, yung mga basher natin. Ano po, lagi ko po sinasabi, nobody's perfect. Ano po, so may iba't ibang way po tayo ng kung paano tayo nag-a-apply ng gamot, number one. Okay, so kung paano tayo nagtuturo, anong brand ng gamot yung ginagamit natin. Syempre, lagi ko sinasabi, hindi po, isa-isayin natin syempre, hindi po kami nagbabanggit ng brand ng gamot. Any brand po, kasi pwedeng may gamot po kami dito na hindi naman available doon sa malapit na tindahan sa inyo. So, may inis kayo sa amin pag sinabi namin. Again, pag sinabi nating vitamins, any vitamins naman po na basta pag pang manok, pwede nyong i-apply. Ang tanong lang naman doon, tama ba yung pag-a-apply nila? Opo. Okay, as long as tama yung pag-a-apply ninyo, diyan naman sa gamot, may nakalagay dyan kung gaano karami yung pwede ninyong i-apply sa manok. Depende sa edad, depende sa laki. Diba? Pwedeng 0.3cc, 0.5cc. It's up to you. Siyempre, magtanong kayo, pinaka-the best, magtanong kayo sa veterinaryo, sa pinakamalapit na vet. Okay? Otherwise, siyempre, mag-i-invento kayo. Tapos, pangit yung magiging resulta, syempre, magtataka kayo bakit mali. O kaya naman, pinanood nyo yung ginagawa namin, hindi naman kayo nagtanong sa vet. Mali yung ano, sisisihin nyo po kami. So, again, dun po sa mga patuloy na tumatangkilik na mga videos namin, okay? Yung ginagawa po namin, pinakikita lang po namin, yung mga pang-araw-araw na ginagawa namin dito sa farm. Okay, so doon sa mga magsisimula at nagsisimula pa lamang sa ganitong larangan, pwede nyo itong maging guide. Okay, opo. Guide lang ninyo. Magkaroon lang kayo ng pattern. Okay, basic lang. Ngayon, pagdating naman sa mga mixture ng pagkain, may kanya-kanya po tayo. Maraming sikat na mga breeder, sikat na magsasabong, no? Sila po, may kanya-kanya silang formula kung paano nila ginagawa yung mixture ng pagkain. So, yung kami, kung ano yung ginagawa namin at maganda yung resulta, yun yung ginagawa namin. Minimaintain namin yun. And so far, wala naman kaming problema. Tandaan ninyo, sa laban, kahit sa ang aspeto, may talo, may panalo. Okay? Pero ang pinakamahalaga, at the end of the day, ginawa mo yung part mo, ginawa mo yung best mo, tinulungan mo yung manok mo, kung ano man magiging resulta nun, tandaan ninyo, kasama at parte ng buhay po natin yon. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng basher, sa inyong lahat, sa patuloy sumusubaybay. Maraming salamat po. Siyempre, samahan nyo kami, pakita namin kung ano itong mga iba't ibang lahi ng brood cock na ginagamit namin. Okay guys, itong ipakikita namin na hawak ni B1 ngayon, ito isa to sa mga brood cock namin na ginagamit dito sa farm namin. Okay,
ito yung medyo, syempre makikita ninyo yung kanyang kaliskis, yung kanyang paa, yellow-legged siya, no? Na medyo nagpuputi-puti. Yung kaliskis niya, guys, medyo umaangat na may white. Okay, so banderado, makikita ninyo banderado. Okay, yung kulay, orange, red, straight comb. Okay, straight comb. So ito ay Boston Lemon. Opo. Okay, Lemon Boston. Okay, yung inahin dito, Lemon Kinrosa Boston. Boston, yung ama. Okay, so ito yung brood cock na gagamitin namin ngayon. Okay? Ito yung gagamitin naming brood cock ngayon. Isa sa mga lahi na gagamitin namin ngayon. Okay? At isasa lang namin. Ito yung Lemon Boston. So iharap mo para makita nila. Yan. Okay, yun yan. Makikita nyo, guys. Oh. Yan. Straight comb. Okay? Yan, dilaw. Yan. Yung kaliskis niya, dilaw. Mahaba ang paa. Okay? Maganda naman yung station niya. Yan. Okay? Medyo pahaba yung katawan, no? Yung body, ano niya. Okay. Structure. Yan. Okay. So, yan. Banderado. Okay. Lemon, Boston. Alright. Okay? So, as you can see, putol na yung daliri niya, no? So, parang ano to? Three times, no? Winner na po. Three times. Okay. Winner. Okay. Ito ay isang yellow-legged hatch. Okay. Na proven and tested na. Okay. Ayan. So, babago lang gumanda yung kanyang buntot. Okay. So, makikita naman ninyo, hindi siya ganun ka, ano. Ano to eh? May tinatawag dito, yung tinatawag na hinukor. Mm-hmm. Yung madayang tingnan. Mababa tingnan, pero pag ibinaba mo, makikita mo siya. Pag sinukat mo yung paa, mahaba, mataas siya. No? Mm-hmm. So, ang akala lang nung iba, mababa. Okay. So, yellow-legged hats, makikita mo nyo yung mukha niya, sobrang tapang. Matapang yung mukha niya. Yan, no? So, yun, maliit ang ulo, dilaw ang paa. Ayan, makikita nyo, guys. No, isa to sa very ano to, matalino, sobrang matalino, maingat. Okay, pati ang gusto niya, kailangan makuha niya agad sa taas. No? Kuha niya na agad sa taas para pagbaba, pipilisin na lang niya. Okay. Sa so far ang edad nito parang ano na to, mga 6 years old na to, 6 years old. Okay, so again, B1, ano to? Yellow-legged hats. Alright. So, next. Sunod natin ay, syempre, ang isa sa pinaka-paborito kong linyada namin dito sa farm, ang Bruce Barnett. Okay. So, kaya lang, ano to, crosses na to, no? Crosses na to, Bruce Barnett hats. So, kinross to sa Gilmore. No? Crosses na to ng Gilmore. So, mapapansin ninyo, dilaw yung paa na nangingitim. No, nangingitim din ang taher. Yan, nagiitim-itim. So, yan, medyo malaki lang yung paa niya. Matigas, malaki. So, yan, normally, ganyan ang mga hats eh. Okay, so, Bruce Barnett siya na kinross sa Gilmore. Okay, so, mapapansin nyo yan. Okay, ano to? High action to, no? Yan, so, guys, isa to, Bruce Barnett, yung pinaparami namin dito at pabalik-balik. Okay, pabalik-balik. Yan, so, kaya nagsimula ang Bruce Barnett sa farm ko before, meron akong nakuha na isang Bruce Barnett na tinesting ko lang, no? Tinesting ko lang. Sabi ko, sige, laban ko to. So, naging maganda yung resulta. Yung una, akala ko hindi na makaka-recover. Okay? Akala ko hindi na makaka-recover nung una. So, naka-recover. Pangalawa, nakalusot uli. Nalo uli. So, sa pangatlo, nakalusot uli. So, ang ginawa ko, yung doon ako nagsimula, doon nagsimula ang Bruce Barnett ko. So, doon ang ginawa ko, yung Bruce Barnett ko, humanap ako ng babae na Bruce Barnett, ibinalik ko na lang siya. So, parang nagpapuro na lang ako, tapos papuro, medyo matagal, papuro, tapos kinross-cross ko na. So, par, maganda naman yung score, maganda. Hindi na masama yung nakapagpalabas, halimbawa ako ng, halimbawa, 10. Okay? Makakalusot dyan, 8, minsan siyam. Lamang sa panalo. Oo. Minsan, 7. Laging lamang siya. Maganda yung score niya. Hindi na masama. Okay? So, yan. Isa to sa mga pinaparami naming linyada. Okay? Linyada dito sa farm namin. Farm ni Mr. Guy. Itong Bruce Barnett Hatch.
Alright, next. B1, ito yung tinatawag nating Hatch Gray, no? So, ngayon lang namin ito susubukan, okay? Meron akong nakuha kay Biboy Enriquez na Hatch Gray din na babae. So, yung Hatch Gray na yon, tapos itong Hatch Gray na to subukan namin. Okay, so hindi ko lang sinasabi kung kanino nang galing to. Kasi ang gusto ko, pag maganda na yung labas, maganda yung resulta, saka ko lang babanggitin na maganda tong nakuha namin na to. Okay? So, kaya hindi ko sasabihin muna kung kanino nang galing itong Hatch Gray na broodcock natin. Alright? So, straight comb siya. Yung babae naman na nakuha ko kay kay Bibi Enriquez, rin siya, straight comb din. So, maganda combination. Tingnan natin, guys. Okay, so bangan ninyo. Okay, next. Ito naman yung white kilso. Okay, ito yung kumbaga kilalang kilala natin na white kilso ni Biboy Enriquez. Ngayon, patutunayan ko sa iyo na kay Biboy Enriquez ko to talaga nakuha. Okay, yan nakikita ninyo. Pakita ko, yan yung picture na kung kailan ko nakuha ito. Yan, may picture kami dalawa. Yan, oh. Okay, so yan nakuha ko sa kanya. Itong white kilso na to. Actually, may babae pa rin to na nakuha ko sa kanya. Broodstag to nung nakuha ko eh. Okay, broodstag. Ngayon, so medyo matagal na to sa akin. Ito, ay ipakikita ko sa inyo, may gagawin akong process nito na maganda yung kalalabasan. Okay? So, makikita nyo, puro off color. Basta, hindi ko muna babanggitin. Sa mga nagre-request, sabi nila sa akin, request daw kanawayon, ganito, ganyan. Okay, so, minsan kasi, mahirap gumawa ng isang bloodline. Sasabihin nyo, gagawa ako ng kanawayon. Sinalaw ko, ba't hindi kanawayon ang lumabas? Kasi may tinatawag na throwback. May mga dating bloodline yon na yun ang nakukuha nilang kulay. Okay, pero yung karakteristik ng manok nandun. Pero yung kulay, naiiwan. Ang lumalabas yung throwback. Okay, kaya ko lang pinaliliwanag. Ano po? Siyempre, nangyayari sa amin yan. Sa tagal na namin nagbibreed, nangyayari sa amin. So, ito, guys, white kilso. Okay, so makikita nyo naman yan, oh. Okay, so matanda na rin to, guys. Medyo may edad na rin to. Okay, next. Ito naman, makikita ninyo. Ito, sa binibreed ko, siguro pag nagpalabas ako ng sa 100%, mga 60% noon, Boston. Iba't ibang Boston. Boston Lemon, Boston Sweater. Ito naman, Boston Roundhead. Yan, guys. Mapapansin ninyo, banderado. Yan, banderado. Puti yung paa. Na kabaligtaran naman nung isa kanina pinakita ko, may umaangat din siyang kaliskis dilaw. Yung kanina naman nung umaangat na kaliskis, puti. Dito naman dilaw. Yan ang hindi nawawala sa ano ko. Yun yung mga, guys, kung naniniwala kayo sa sinyalado, sinyalis, naniniwala ako kasi isa yan sa mga sinusundan ko. Yung tinatawag na tres y media, yan yung mga angat na kaliskis, yung mga tungo sa lilom, yung mga may baligtad na pakpak, may uban, yung mga ganon. So, naniniwala ako, guys, doon. Okay? So, wala namang masama kung maniwala ka. Okay? Para lang makita mo kung gaano ba. Siyempre, at the end of the day, meron pa rin tinatawag tayong swerte at hindi. Swerte at malas. Kasama lagi yon. Okay? So, basta nakikita ninyo na maganda yung manok ninyo at natiwala kayo sa manok ninyo. So, isa to sa mga guwapo. No? Pugi, no? Guwapo. Ang ganda ng itsura niya, oh. Pugi-pugi. Okay, so Boston Roundhead. Alright, next. Okay, alright. Siyempre guys, ito yung isa sa pinakamatanda kong broodcock na hanggang ngayon hindi ko tinatanggal, na tuloy-tuloy pa rin, no? Ito, mababa lang siyang tingnan, pero hinukor din to, no? Kung tawagin, alimbuyugin. No? Alimbuyugin. Ito po yung nung araw na cross, Melsim, no? Melsim. Oo. Yan, ito yung Melsim Black. Okay. Ito yung Melsim Black. Nagaling po ito kay Bebot Uy. No? Yan. So, yung father-in-law ko ang nag-ano nito. Dun sa kanya nagsimula ito. Okay. Dun naman niya ito nakuha kay Bebot Uy. Okay. So, guys. Again, hindi po ako gumagamit ng broodcock na hindi po maganda yung resulta dun sa experience namin. Lagi namin sinusubukan muna, tinetesting muna namin. So far, maganda naman yung mga anak nito. Maganda rin ang score. Maganda rin, no? Ang maganda sa kanya, no, guys, kitang-kita nyo, Melsim Black talaga. Yung mukha niya, yung nililisik ang mata, yung
tukha niya parang agila na itim na itim, no? Barakong barako. Tapos yung paa niya itim na itim. Okay, so nakakatakot. Yan, medyo man-hater lang, guys. Medyo may edad na to, mga 7 years na to. Kung sa bata, nagsasalita na to. Okay, so, okay. Next. Ito. For sure, nakikita nyo na to sa mga video ko na nakalipas to. Ito yung aking imported na sisal hats. Ayan. Okay, makikita ninyo, guys. So, ibang-iba talaga. Medyo bago lang siya gumaganda, naglugon eh. Yung pulok niya, bago pa lang gumaganda, yung buntot niya. Pero pag nakita ninyo to, yung sisal hats talaga na after niya maglugon, bumalik na yung balahibo niya, napakaganda. So, isa naman to, sa, hindi ko pa to isasalang kasi syempre bago pa lang gumaganda. Pinakita ko lang sa inyo na isa ito sa talagang minimaintain kong linyada. Okay, so ito yung sisal hats na napakaganda rin ng resulta, no? So ito mga 6 years siguro to. 6 years. Okay, so ayan, guys, sisal hats. Okay? Ayan. Okay. Guys, ayan na, nakita ninyo yung ilan sa mga lahi o linyada na broodcock na gagamitin namin ngayon. Okay, at pakikita ninyo, abangan ninyo guys ha, itong video na to, itong araw na ito, na kung saan ipakikita namin na magpapalabas kami ng mga kanawayon. So, makikita ninyo, okay? So, kung saan namin isasalang yan. Okay? So, syempre, bago tayo magpaalam, no? Okay? So, muna natin si, syempre, si B1, nag-birthday to. Happy birthday, B1. Thank you po. Okay? Syempre, sa aking napakagaling na editor. Okay? Happy birthday sa'yo, no? Napakagaling na video editor ko. Happy birthday sa'yo. And, syempre, maraming salamat. Okay? Maraming salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, mga solid subscriber, followers, na patuloy sumusubaybay sa mga video natin. Abangan pa po ninyo yung mga video. Iikot po kami sa mga iba't ibang farm na iikutan ko. Ipakikita namin sa inyo kung ano yung mga ginagawa nila doon. Syempre, okay, huwag nyo pong kalimutan, okay, na mag-subscribe, Mysterious Guy, sa aking YouTube channel. Okay, at syempre, pakipindot rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video. Syempre, sa aking pong FB page, Mysterious Guy Vlog, paki-follow, like, and share na rin po. Okay? So maraming salamat po, guys.